Welcome again to my channel. Gagawa tayo ngayon ng Turkish bread. At dito sa Turkish bread na to, ito actually ay leftover. Yung ginawa kong pang pizza ay hinati ko. So itinago ko sa rep. Kahapon lang ako nagpizza, so okay pa siya. At saka okay siya until 5 days pag inilagay mo sa ref yung dough. Basta maganda yung pagkasilyado niya. And then, ayan, hinulma ko sa bilog-bilog na maliliit. Kumuha ko ng panghulma. Yung bang iginaganon, iniikot. Ayan, basta. Tapos, gagamit lang tayo ng konting sibuyas at bawang, kamatis, mushroom na pino din ang gayat, and then yung ating green chili. Ito hindi masyadong mahalang, itong green chili ito. Hopefully. Pero hindi, na-try ko na to. And then, maglalabog lang tayo ng medium na potato, and dating i-smash lang siya. Yan. So, start na ako. Igigisa ko muna itong pangpalaman sa ating Turkish bread. Yan. Start na tayo, ha. Ito yung mga gulay na aking nabanggit ng mushroom, tomato, garlic, and chili, and onion. Magtataka kayo bakit maliliit yung cut niya. Kasi ito yung ipapalaman natin dun sa ating pinakang bread. And then, pag okay na siya, pwede natin ilagay na ang ating smashed potato. And then, add the potato, the smashed potato, and salt and pepper to taste, ha? Huwag niyong kakalimutan. So, ito na guys. Luto ng ating palaman. Nakalimutan ko guys sabihin yung mozzarella cheese. So, maglalagay na tayo ng palaman sa ating tinapay. So, ito na siya guys. Ang kinalabasan. Diba? Ang cute, no? Parang yung gumawa lang. Charot. So, ayan. Sample ulit tayo, ha? Para lang tayong gumagawa ng, alam niyo yung pandiko ko. Yun. Ganun lang. So, pag may mga leftover kayo, halimbawa kasi minsan yung paggagawa kayo ng pizza, tapos ang gusto lang nila is yung maliit, pwede niyo yun itago. For 5 days, pwede yun nasa freezer. Sa ref, pwede. Ayan. Parang pandiko ko lang. Pero ipa-plat natin yan mamaya kasi dapat pag piprito niya is magandang lapa sa ating kawali. Ayan, ganyan siya guys. O, diba? Turkish bread. Say, Maria's version. So, please subscribe on my YouTube channel kasi hindi lang pasta, hindi lang ulam ang inyong matututunan. Meron ding bread and cakes and arte-arte sa TikTok. And also, mga sharing-sharing every loop. Ayan. So, ipa-plot lang na ganyan. Para yung pating ating feeling is kapit na kapit dun sa dough. Mamaya pag-prito natin, ang ganda nito, promise. So, yan guys, papakita ko sa inyo mamaya pag nagpiprito na ako. Eto na guys, ha, piniprito ko na. So, handa nyo na yung inyong paper towel para maip-ip naman yung ating mantika pag bago natin iserve. Ayan na siya guys. O, diba? Look at the mozzarella. Grabe. So, i-press down nyo lang ng ano, ha, ng paper towel para yan, ng tissue para matanggal yung excess oil. Yan. Our Turkish bread. So, hindi nyo na mapapansin yung smashed potato and other ingredients na inilagay natin kasi nasa loob na siya at saka naipit na nung ating, nag-stick na yung ating mozzarella cheese. Ayan na siya. O, diba? Turkish bread, guys. This is Maria. Goodbye. Happy lang.